Para sa mga headlines, weather forecast, Tropical Low Pressure Area o LPA na nakakaapekto sa Southern Mindanao. Ang isang tagaytay ng high pressure area ay umabot sa silangang bahagi ng Northern Luzon. In local news, isang tao sa loob ng freezer van ang bumangga sa nakaparadang wing van truck ng barangay Puerto ng Luzon na nagresulta sa dead on arrival situation. Umabot sa 500,000 ang pinsala sa sunog sa barangay Bayabas ng Luzon. Miss Orr, inimok ng mga mambabatas ng CDO na suportahan ang investigasyon sa isyu ng COBI sa Kongreso. Kikang, inaasahan si Swan ang second round face-off inaasahan sa 2025 first district elections ng CDO. For the national news, sa kanilang 31st taon na anniversary sa kasal, nagdiwang sa La Union sina Marcos Jr. at Lisa Marcos. Motorcycle lane sa EDSA, kisina sa alang-alang ng DOTR ang pagpapatupad ng isang nakalaang lane. International news, hinala ng ina ng OFW na nasawi sa baha sa UAE, may foul play sa pagkamatay ng kanyang anak. Para sa entertainment, binugunita ng Bini ang kanilang pinagmulan sa pagtatanghal ng The Coconut Nut. Walang imposible, P-pop group SB19 open sa kolaborasyon ng Bini. Sports, ang gymnast na si Jong Rivibar at Rower Del Gaco ay nakakuha ng mga pwesto sa Olympics. National feature, sinimulan ng Pilipinas at US ang kanilang taunang magkasanib na pagsasanay militar. Trivia, alam mo ba na hindi nasisira ang pulot? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, Trough of Low Pressure Area o LPA na nakakaapekto sa Southern Mindanao, ridge of high pressure area na umabot sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Noong Abril 22, 2024, patuloy na naiimpluensyahan ang isang labangan ng low pressure area o LPA ang mga pattern ng panahon sa Katimugang Mindanao na nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa rehiyon. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling updated sa mga lokal na taya ng panahon at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat dahil ang pasulpot-sulpot na pag-ulan ay maaaring humantong sa lokal na pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at bulubunduking lugar. Samantala, ang isang ridge of high pressure area ay umabot sa silangang bahagi ng Northern Luzon na nagre-resulta sa pangkahalatang maayos na lagay ng panahon na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at pulo-pulong mga pag-ulan. Sa kabila nito, pinaaalahanan ang mga baybaying dagat na manatiling mapagbantay laban sa mga potensyal na rip current at mapanganib na kondisyon ng dagat. Hinihimok ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagbantay at makinig sa mga payo mula sa mga lokal na ahensya ng pamahalaan ng kalamidad upang matiyak ang kaligtasan sa gitna ng pagbago-bagong kondisyon ng panahon. Manatili nakatutok para sa karagdagang mga update habang patuloy na pagbabago o nagbabago ang mga sistema ng panahon. And for the local news, isang tao sa loob ng freezer van ang bumangga sa isang nakaparadang wing van truck sa barangay Puerto ng Lungsod na nagresulta ng dead on arrival situation. Dead on arrival ang pasahero ng freezer van
na bumangga sa nakaparagang wing van sa Purok 7 by Upper Puerto sa lungsod. Kinikilala ang nasawing pasahero na si Jerry Cabusas, may edad at nakatira sa Jensen City, habang kinikilala rin ang driver ng freezer van na si Arnold Baranda, residente ng Compostela Valley, at ang driver ng wing van na si Raymond Centro. Ayon sa inisyal na investigasyon, biglang nawala ng kontrol sa sasakyan ng driver ng freezer van dahilan sa mabangga ito sa nakaparadang wing van na nakarga o nagkarga ng mga walang laman na bote sa lugar. Nagtamo ng fatal injuries ang pasahero at driver ng freezer van habang hindi naman nasaktan ang driver at helper ng wing van. Ipinahayag ni COPPO TEO Investigator ng Case Police Chief Master Sergeant Jun Ray Sator na naghintay sila ng tagubilin mula sa kanilang otoridad para sa tamang disposisyon ng mga biktima. Pagdating ko sa lugar, nakita kong nakaparada ang wing van sa tabi ng kalsada, nagkarga ng mga walang laman na bote, tapos nabangga ang freezer van sa likurang bahagi ng nakaparadang wing van. Una pumunta ako sa Sabal Hospital dahil ang sabi sa akin ay dinala ang driver ng freezer van. Pagdating sa Sabal Hospital, inilipat ang driver sa Provincial Hospital, kaya dali-dali akong sumunod sa Provincial Hospital kung saan interview ko ang driver ng freezer van. Siya binabagtas niya ang curb portion patungo sa aming Puerto area nang biglang mangyari ang aksidente. COPPO TEO Investigator 1 Case Police Chief Master Sergeant Jim Ray Sator. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng COPPO TEO ang driver ng wing van. Tinatayang nasa 500,000 ang halaga ng pinsala dulot ng insidente ng sunog sa Barangay Bayabas ng lungsod. Umabot na sa humigit kumulang 500,000 pesos ang pinsalang dulot ng commercial fire kamakailan sa Zone 1, Buara, Barangay Bayabas ng lungsod. Ito ay pagmamay-ari ni Antonio Minyosa, tumagal ng humigit kumulang 5 oras ang sunog at idiniklarang under control alas 2:36 ng hapon. Itinaas ang fire alarm status ng fourth alarm dahil sa laki ng sunog. 20 truck ng bombero ang rumisponde sa insidente. Gayunpaman, mga gulong lamang ng sasakyan ang nasunog. Ayon kay City Fire District Information Officer Chief Fire Inspector Samson Villarde, inalam pa ang mga otoridad ang sanhi ng sunog, hindi ito basta-basta dahil kahit 5 gulong lang ang nasusunog, kayang labanan ng apoy ang tubig ano pa kung libu-libong gulong. Ms. Orr, hinihimok na mga mambabatas ng CDO na suportahan ang investigasyon sa isyu ng COBI sa Kongreso. Hinahamon ni dating City Mayor Oscar Moreno sina District 2, Representative Ropus Rodriguez at Misamis Oriental 1st District Representative Christian Onabia na imbestigahan ang isyu ng tubig sa hinterlands ng lungsod. Ito ay matapos na una nang himukin ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lord Answan, si Misamis Oriental District 2nd Representative Bambi Imano na may ibinigay ang usapin kay House Speaker Martin Romualdez. Ipinahayag ni Moreno na makabubuti kung magkaisa ang apat na kongregista mula sa lungsod at lalawigan upang matiyak na ang interes ng mga tao at mamumuhunan tulad ng Metropark Waters na may kontrata sa Cagayan de Oro Water District o CODI ay hindi makompromiso. Nauna nang nagsagawa ang investigasyon ang pamalang lungsod sa pamamagitan ng Konseho ng Lungsod batay sa kanilang inisyal na natuklasan. Inirekomenda nila sa tanggapan ng City Mayor Orlando Clarix Uy sa pagkansila ng kontrata sa Metropark pabor sa Cagayan de Oro Bulkwater Incorporated, CUBI na nagsusupply sa CODI. Inaasahan ni Kikang Swan ang second round face-off inaasahan sa 2025 First District elections ng CDO. Ang 2025 elections sa unang distrito ng Cagayan de Oro City ay inaasahang masasaksihan ang second round face-off
sa pamamagitan ni incumbent Congressman Lordan Swan at Carmen Barangay Captain Kikang Uy. Ito ang kinokumpirma ni City Mayor Rolando Uy sa turnover ng isang school building sa Barangay Pigsagaan, kung saan hinihayag niya ang intensyon ng kanyang anak na tumakbo laban kay Swan. Ibinunyag din ng alkalde na mayroong 15 aplikante ang interesadong sumali sa lineup para sa District 1 Councilor. Malalim ang tunggalian sa politika sa pamamagitan ng pamilyang ito dahil tinalo ni Carmen Barangay Kagawad Lorna Uy ang ina ni Kikang, ang ina ni Swan na si Girlie Gualberto Swan noong nakaraang halalan. Noong 2022 elections, nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ni Lordan at Kikang bilang mga kandidato sa Kongreso. Bukod pa rito, tumakbong kapitan ang ama ni Kikang na si Agapiton Swan Jr. noong 2024 barangay eleksyon sa gitna ng matinding suporta ng mga kilalang politiko sa lungsod at lalawigan.
for the National News sa kanilang ika-31 anibersaryo ng kasal, nagdiriwang sa La Union sina Marcos Jr. at Lisa Marcos. Ipinagdiwang ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Lisa Marcos ang kanilang ika-31st anibersaryo ng kasal sa La Union. Ipinost ng mag-asawa sa social media noong Linggo sa isang post sa mga pahina ng social media ng unang ginang, ang unang mag-asawa ay nakasuot ng kaswal na damit habang sila ay nag-selfie, habang ang braso ng Pangulo ay nasa balikat ng kanyang asawa. Walang katulad sa pag-google ng kalidad ng oras kasama ang iyong mabutihing kalahati. Pinakamahusay na katapusan ng Linggo kamakailan, binasa ang caption ni Mrs. 31 years and counting, she added. Ang Pangulo at ang unang ginang ay ikinasal noong Abril 17, 1993 sa Italia. Mayroon silang tatlong anak, sina Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, Simon Marcos at Vincent Marcos. Noong nakaraang Linggo, pinaliit ng unang ginang ang mga alingaungaw na siya at ang Pangulo ay nagkaroon ng magaspang na patch na sinasabi na sila ay masyadong matanda para sa maliliit na away. Inaasang babalik sa Malacanang sa Lunes si Marcos Jr. upang salubungin ang Amir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani na nasa Maynila para sa 2 araw na state visit. Motorcycle lane sa EDSA, isinalang-alang ng DOTR ang pagpapatupad ng isang nakalaang lane. Some government agencies are mulling the possible addition of a dedicated motorcycle lane in EDSA to combat a new heavy traffic. According to the Department of Transportation, DOTR Secretary Jaime Bautista, the agency already has initial discussions with the Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, yung EDSA na po natin, 4 lanes lang po yan. Yung isang lane, mayroon tayong busway doon sa right side na portion, yung bicycle lane. We are looking siguro po yung katabi ng bicycle lane ang gawin nating motorcycle lane, Bautista in DOTR's statement released Sunday. The official added that based on a study, around 170,000 motorcycles use EDSA daily. Kasi ngayon makikita nyo sa EDSA lahat ng lane, kinakain na ng motorcycle. We're working with MMD in how we can improve the traffic situation relating to motorcycles, he said. The proposal also aims to address the economic cost of traffic. According to Bautista, the economic cost of traffic is the additional cost of fuel spent while in traffic, including lost opportunities of time with families. And for the international news, hinihinala ng ina ng OFW na nasawi sa baha ng UAE may foul play sa pagkamatay ng kanyang anak. Nagdadalamhati ang pamilya ng overseas Filipino worker o OFW na si Marjorie Saking Ancheta matapos masawi kamakailan sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates. Kwento ng ina ni Marjorie, magkausap pa sila ng anak na pauwi na sana galing sa pinagtatrabahoang espilahan sa Dubai. Nakapagpadala pa siya ng mga video ng maipit ang sinasakyan niya sa baha. Sinasabihan ko pa po siya na kung malakas ang ulan dyan, huwag ka nang umuwi. Dyan ka na lang sa school. Eh walang makain dito ma, kaya umuwi daw sila. Sabi ng ina ni Maricres Ancheta, pero duda ang pamilya sa pagkamatay ni Marjorie. Siyempre masakit kasi 3 yung anak nila, tapos single mom pa siya. Nagdududa po kami bakit may namatay. Parang pinabayaan naman nila yung anak ko doon. Sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, nahirapang makahinga si Marjorie kasama ng isa pang Pinay nang ma-stranded sa baha ang kanilang shuttle bus. Pariho ang damdamin ng kaanak ng kasamahan ni Marjorie na si Jenny Gamboa.
and for the entertainment. Ginugunita ng Bini ang kanilang pinagmulan sa pagtatanghal ng The Coconut Nut. Ang isang nakakaaliw na pagpapakita ng nostalgia, dinala sa kahindik-hindik na girl group ng Bini ang mga tagahanga sa isang paglalakbay sa memory lane na may kaakit-akit na pagganap ng kanilang hit na kanta ng The Coconut Nut na nagpapaalala sa kanilang mapagkukumbabang simula. Ang grupo na kinikilala sa kanilang nakakakilig na pagtatanghal at nakakahawang enerhiya ay nagpasaya sa mga tagahanga sa isang espesyal na pag-awit ng iconic na Filipino classic. Sa kanilang magkakatugmang vocal at dynamics choreography, pinapakita ng Bini ang kanilang paglaki at ebolusyon mula noong kanilang debut. Habang nagbibigay pugay sa kanilang mga pinagmulan, ang The Coconut Nut ay nagtataglay ng isang espesyal na lugar sa atin sa mga puso dahil sa ibinabalik nito ang mga laala kung saan nagsimula ang lahat para sa atin. Pagbabahagi ng isang miyembro ng Bini, nakakamangha na makita kung gaano kalayo na ang narating namin at ang pagtatanghal ng kantang ito ay aming paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa aming mga taga-suporta na kasama namin mula sa simula. Ang mga tagahanga ay binigyan ng kamanghamanghang pagpapakita ng talento habang dinadala sila ni Bini pabalik sa mga unang araw ng kanilang paglalakbay na pumukaw ng kagalakan at nostalgia. Ang pagtatanghal ay nagsisilbing isang patunay ng hindi matitinag na dedikasyon at pagnanasa ng grupo para sa kanilang craft na nag-iwan ng mga manunood na sabik na umasa kung ano ang susunod para sa mga sumisikat na bituin ng Bini. Walang imposible. P-pop group SB19 open to collaboration with Bini. P-pop group SB19 said they are open to collaborating with fellow P-pop stars Bini and express excitement at the prospect of joining forces with the nation's girl group. Yes, definitely, hindi naman po imposible. We're open for everything. I think pag pinagsama-sama yung musicality ng dalawang grupo, there will be something bago sa pandinig at pananaw ng mga tao. Wala pong imposible sa lahat. Let's make it happen, SB19 member Philip said in an exclusive interview during their Pagtatag World Tour Asia rehearsal. The group also shared their enthusiasms for the increasing presence of Pinoy pop groups on the international stage, with Pablo saying he's excited for the future of P-pop. Honestly, excited po ako sa future ng P-pop, sabi nga nila, strength in numbers. So, nasa maging mainstream na siya at mas suportahan pa siya kasi nakikita na talaga yung atensyon. Nakukuha na talaga yung atensyon ng ibang bansa pagdating sa P-pop. Counting suporta pa, and I think we could reach greater heights, Pablo said. SB19 is gearing up for their Pagtatag World Tour Asia leg on April 24 in Dubai, followed by Japan on April 29, and concluding with their last stops in Manila on May 18 and 19 at the Araneta Coliseum. Sports. Ang gymnast na si Jong Rivibar at Rower Delgaco ay nakakuha ng mga pwesto sa Olympics. Dalawa pang Pinoy na atleta ang qualified sa Paris Olympics sa huling bahagi ng taong ito. Kinukumpirma ng Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bumble Tolentino noong Linggo, 11 formally and counting, sabi ni Tolentino tungkol sa mga kinatawan ng bansa sa 2024 Summer Games matapos official na maging 10th and 11th Filipino Paris Olympians gymnast na si Levi Jong Riovibar at rower Giovanni Delgaco sa 10th at 11th Filipino Paris Olympians sa loob lamang ng 24-hour span. Nag-qualify si Jong Rivibar noong Biyernes ng gabi sa
FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Doha kung saan umakot siya ng silver medal sa hindi pantay sa mga bar at sapat na qualification points. Siya ang pangatlong Pilipino gymnast na nag-qualify pagkatapos ni Carlos Yulo at Alea Penigan. Jong Rio Vibar ay dating nakipagkompetensya para sa Estados Unidos bago ipahayag ang kanyang desisyon na kumakatawan sa Pilipinas noong Setyembre 2023. Ang 17 years old na gymnast ay natuntun ang kanyang pinagmulang Pilipino sa kanyang ama na si Anthony na ipinanganak sa Hawaii. Dati rin siyang miyembro ng US Junior Gymnastics Teams. Para sa national feature, sinimula ng Pilipinas at US ang kanilang taunang magkasanib sa pagsasanay militar. Sisimula ng libu-libong tropa Pilipino-Amerikano ang pagsanib sa pagsasanay militar sa Pilipinas sa Lunes dahil sa lumalagong paninindigan ng Beijing sa rehiyon ay nagpapataas ng pangamba sa isang labanan. Ang taunang drills binansagang balikatan o shoulder to shoulder sa Tagalog ay itutuon sa Hilaga at Kanluran bahagi ng bansa Kapuluan. Malapit na ang mga potensyal na flashpoint ng South China Sea at Taiwan. Inaangkin ng China ang halos buong daluyan ng tubig, isang pangunahing ruta para sa international na kalakalan at itinuturing din na bahagi ng teritoryo nito ang sariling pamamahala ng Taiwan. Bilang tugon sa lumalagong impluwensya ng China, pinalalakas ng Estados Unidos ang pakikipag-alyansa sa mga bansa ng rehiyon ng Asia-Pacific kabilang ang Pilipinas. Ang Washington at Manila ay may kaalyado sa kasunduan at pinalalim ang kanilang kooperasyon sa pagtatanggol mula ng mamungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos noong 2022. Bagamat mahina ang armas ng Pilipinas, ang kalapitan nito sa South China Sea at Taiwan ay gagawin itong pangunahing kasosyo ng Estados Unidos sa kaganapan ng isang salungatan sa China. Para sa trivia, alam mo ba na hindi nasisira ang pulot? Totoo iyon. Ang gininto ang elixir na ito ay may walang hanggang lihim na nagpapanatiling sariwa ng walang katapusan. Narito kung paano. Nature's preservatives. Ang mababang moisture content ng honey o pulot, karaniwang mas mababa sa 18%, ay lumilikha ng hindi magandang kapaligiran para sa bakterya at fungi na pumipigil sa kanilang kakayahan, umunlad at masira ang pulot. Sugar shield puno ng glucose at fructose, ang mga sugar ng honey ay hygroscopic. Ibig sabihin, kumukuha ang mga ito at kumukuha ng moisture. Lalo nitong pinipigilan ang paglaki ng microbial, tinitiyak ng pulot ay nananatili malinis ang mga henerasyon. Kaya sa susunod na magbuhos ka ng pulot sa iyong toes o ihalo ito sa iyong tsaa, mamangha sa walang tanda nitong kalidad. Hindi lang ito isang matamis na pagkain, ito ay isang natural na kababalaghan. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rub sa YouTube channel at maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rub News Channel Cagayan de Oro. Muli, hinihiling po namin na isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang updates at impormasyon. Maraming salamat at magandang araw.